good evening, guys. Thank you for watching my video and thank you for the support. And gusto ko lang i-update kayo sa aking ganap today. It's about my pap smear sa English. In Japanese, Shikyuganken-sa. Ayan. Shikyuganken-sa. So, bali dalawa ang ating examination for today. So, this one is 4 years ago results. So, ang aking result, yung aking examination today is will be on after a week ago. After 1 week. So, wala pa after 1 week. So, hindi ko pa alam kung anong magiging result ng aking pap smear. Pero, ikukwenta ko lang kung dapat bang ikatakot sa, lalo na sa mga babaeng hindi nanganak na katulad ko, dapat ba talaga ikatakot ang pap smear? So, guys, yan ang ating pag-uusapan sa ating video tonight. Kasi gabi na. Okay. Nakapantulog na ako. So, bali, yan. Sasabihin ko sa inyo kung dapat ba talagang ikatakot. So, ngayon, matakotin din talaga ako. Pero, ito lang ang advice ko sa inyo. Huwag kayong matakot. Magpatingin. Kasi, unang-una, hindi naman siya masakit. Yung sa, kumbaga yung sa ano lang, kung sa ibabaw lang, sa intro lang ng iyong vagina, sa ibabaw lang noon, yun yung makikita yung iyong mga mayoma, kung may mayoma ka or wala. Pero kung doon sa mismong pinaka ano mo, bahay bata ng kung saan yung bahay bata, yun doon yung i-examine, di ba? Maglalagay sila ng pulian ba tawag noon, yung gaganon siya doon sa vagina mo. Yun doon nasa, kasi depende daw sa tao. May yung iba masakit. Yung iba hindi daw masakit. So, yung may mga anak na hindi ata masakit sa kanila. So, para sa akin, kasi wala naman tayong experience about doon sa panganganak, medyo masakit siyang konti, pero kaya naman. Kayang tiisin. Pero yun nga lang, for the first time na, syempre, di ba, meron kang ipapasok na ganun, tapos ibay, ibubuka yun ng ganun para makapasok yung parang brush na parang maras, parang stick na ganun. Tapos yung dulo niya is parang maliit na brush. Tapos igaganon niya doon sa Philbix mo. Para bang, i-ano ba, i-check niya. Kukuha lang siya ng kunting ano doon. I-check niya kung meron kang cancer o wala. So, yun na nga. Medyo masakit sa akin. Pero nakaka-ano lang. Sa unang-una, you feel like uncomfortable. Because syempre, di ba, you have to, doon sa upuan, you have to open your legs, both ups, and then, syempre, nakabuka ka, so hindi kasanay sa ganung, di ba? Kung nanganak ka, sa umpisa, mahihiya ka, pero may curtain naman sila na, so hindi mo makikita yung reaction ng mukha nila, or yung magiging reaction ng mukha mo, syempre, masisira talaga yung reaction mo sa, to be honest, magugulat ka, na ay, parang ako humawak talaga ako sa dalawang handle dun sa upuan. And, sabi ko, itay, sabi ko ganon. Na yung reaction ko talaga is, in yung ano niya, yung sakit niya is hindi, parang wala pa. Kumbaga yung sakit na yun is wala pa nung, mula nung bata ka pa, wala pang ganon. So, hindi pa nangyari sa'yo yung ganong sakit. So, first time nga eh, di ba? So, hindi siya nakakatakot. Kasi madali lang eh. Mga minuto lang din siya. Yun nga lang, yung pag ipasok niya dun sa loob, magugulat ka lang kasi di ba yung hindi mo pa nararamdaman ever na sakit. Kasi ibubuka nga niya yung ano mo. Yung, ano bang tawag nun? Yung Philbix bang tawag nun? Ibubuka niya yun, di ba? So masakit, feel mo lang masakit. Pag sa mga yung walang experience na mga anak. Pero sa yung may mga anak na, hindi daw masakit. Sabi ng aking kaibigan, hindi daw masakit sa kanya yun. So, depende talaga sa tao yung na-expand or something ganun. Pero para sa akin, very strange yung kanyang, yung experience ko na hanggang, hindi naman masakit namang maglakad, lalakad ka. Normal naman yung lakad ko, pero yung sakit na parang matatandaan mo siya kung gaano.
So para sa akin talaga is first time ko yung yung aking pinaka ididiin ba dun sa dulo. Kasi lang 4 years ago, yung sa ano lang eh, yung sa itaas lang ang pina-check up ko, hindi siya kasama doon sa loob talaga. So nag-ano ako na sa yung sa labas lang muna. So ngayon experience ko na both yung sa laba sa ibabaw lang at saka doon sa pinaka bahay bata. Hay nako. Nako. Parang experience ko talaga na hindi siya talaga alam mo na masakit para sa akin pero ano, parang maaano ka yung naaano ka mako-convince ka na bumalik ulit kasi 'di ba? Dapat every year ka talaga ang magpa-pap smear kasi para malaman mo kung meron kang mga dead cells doon sa ilalim kasi para hindi yung mga ano na yun, yung mga cells na yun hindi kumalat na magiging cancer. So kailangan maaga pa lang maagapan na ng doktor yung mga ganong klaseng sakit kasi mas matindi kung hindi nila maagapan ng madali. So yun, kailangan every year kayo mga nandyan, mga viewers or yung hindi pa kayo nakaranas ng pap smears, yung mga medyo bata-bata pa, kasi ang pap smear mag-starts naman yan ng mga line of 30 plus, yeah, nagpa-pap smear ka 30 plus or yung bago ka mag 40, yan pap smear is good na. I-re-required ko yan to all ladies. Hindi lang ako, sa lahat ng mga babae. Yung nanganak man o sa hindi, kailangan nyo pa rin mang pap smear every year kasi doon nalalaman kung may cancerous ang iyong uterus. So, we need to do check-up for every year. Hindi naman sa yung ako, para sa akin kasi first time, pero naano talaga ako na yung sumasakit yung akin tiyan. Ano lang siya, yung aking mayoma, medyo, ano siya, namamaga ngayon. Kaya nakaramdam ako ng hindi komportable ngayon sa aking mayoma. Ito yung results ko dati, 4 years ago. So yung mayoma ko kasi, balik tatlong piraso yon. So yung isa sa bandang kanan, yun ang namamaga sa ngayon at yun ang nararamdaman ko na masakit. So after 3 months, ibabalik ko siya ulit, titignan ulit ng doktor kung yung kanyang maga is gumaling or hindi. And then doon tayo magde-decide daw kung ipapatanggal ko na siya or anong magiging decision niya. So, or magiging decision ko rin. Siyempre, tatanungin niya ako kung ano, kung uncomfortable ka sa ganitong sitwasyon, pwede natin ipatanggal. Pero sa kanya naman, okay pa lang. Kasi ano pa lang, 4 years ago, nakita niya na yun na 5 inches lang. Ngayon, naging 6 inches na sa 5 years. So, ang mas malaki pa nga daw is 7. Ganon. So, may mas malaki pang ganon. Pero ano yung, depende nga sa tao eh, yung nagka-bleeding ka, meron namang hindi nagbe-bleeding. So katulad ko, hindi naman ako na-bleed ng bonggang-bongga pag meron akong menstruation. Hindi ako mga 2 to 3 days lang tapos na kaagad yung menstruation ko. At saka regular siya. So yun ang nakaka-ano, di ba, na wala kang naramdaman pero bakit sumasakit. So doon ako napilitan today na ipa-check up ulit talaga ang aking mayoma at saka yung aking doon sa pinakailalim bahay bata dahil hindi natin masigurado kung tayo ay healthy or not. So yan, kailangan natin magpatingin talaga sa doktor. Yan. So, huwag tayong matakot kung ano man ang magiging resulta noon. Kasi ganyan po yung itsura noon. Ayan, ito yung mayoma, ganyan. Yan. Ganyan yung magiging itsura niyan. This is the result. Depende kasi sa lugar kung saan ganyan, nababara yung mga daanan ng regla. So siguro doon yun na nagko-cause ng napupush yung ano mo, yung ano bang pelvic na tinatawag nila. Kasi nagme-mix up na
So, in Japanese explanation, sa English explanation, so medyo naguguluhan ako. Okay, wala lang talaga akong alam sa ganito, guys. So, gusto ko lang i-share talaga sa inyo kung ano ba talaga, importanteng-importante ba talaga to, kung anong masakit na masakit ba talaga siya, or ano ba yung mararamdaman mo, yung first reaction mo talaga, or natatakot ka, pero alam mo, huwag kayong matakot. Kasi ako, hindi talaga ako natakot na naramdaman ko talaga yung masakit na yung shan ko. Pero sa awa naman ng Diyos, hindi man ganun kalala yung riskuan niya, yung sinabi ng doktor kanina. Pero doon sa bahay bata, hindi natin alam kung we have cancer or something, or di ba? We don't know. Kasi magiging, makukuha pa yung resulta noon is 1 week pa. So, hindi pa rin ako maging kampante until makuha ko yung result ng aking test. Yan. So, huwag tayong mahiya na bumuka ka or something na ganon. First time, yun talagang una kong nararamdaman. Nung nasa Pilipinas pa lang ako, dahil gusto ko ngang magkaanak. Ngayon, hindi naman nangyari yun. Kasi nga, di ba? Hindi talaga para sa akin ang panganganak. Alam mo yun. Pero guys, kung hindi pa ninyo na-experience ang ganong klaseng pagpapagamot, kasi importante talaga yun sa mga babae. So please, please, please beware of cancer. So kailangan talagang magpa-check up. Kung naramdaman na kayo na strange or uncomfortable kayo, sa kahit sa hindi naman sa uterus nyo or something, sa ibang parte ng katawan, sa ulo, sa utak, sa puso man yun, kunti pa lang yung nararamdaman niyo or meron ng medyo hindi kayo na ano, hindi kayo comfortable na kung ano yung ginagawa niyo sa araw-araw, tapos meron medyo umaano sa inyo, itakbo niyo na sa doktor kaagad nang hindi lumala ang yung nararamdaman. So kung ano man yung mga sakit na nararamdaman niyo at medyo hindi kayo komportable, ayan, tumakbo na sa doktor hanggat maaga pa. Dahil kung patagalin pa yan, tsugi na. Hindi naman tsugi. Lalala at saka, di ba, earlier is better. So, yan. So, ako ngayon, nung nalaman ko yung 6 inches lang siya, hindi naman siya gaano ka laki pala. Pero medyo nakampante ako ng konti. Pero yung ating sa loob natin ng ating kuan uterus, yung sa ating bahay bata, hindi natin alam kung ano siya, healthy or so or what. Basta hintay na lang natin kung anong magiging result noon sa after 1 week. So guys, tatapusin ko na ang video ito at hinihikayat ko ang lahat ng babae na magpa-pap smear every year. At saka kung may nakikita kayo na unwanted na yung brownish yung inyong regla, hindi siya magandang ano, yung kunwari monthly na ano kayo na delayed or meron kayong mga brown na lumalabas sa panty nyo, hindi maganda yon. So ipa-check up nyo na yung ano nyo, yung dyan, kasi sigurado ako na meron masasabi ang doktor para dyan. At may kalalagyan kayo. may kalalagyan kayo dyan. So, agahan nyo para maagapan lahat kung ano man iyon ang problema. At maghingi kayo ng advice sa doktor ninyo. At yan, huwag na kayong mahiyang bumuka ka, day, dong. Hindi, dong. Day lang pala. Sa mga babae lang ito. Usapang babae lang. So yun, huwag na kayong mahiya. Dalhin nyo na yung sarili ninyo. Huwag nyo nang patagalin. At para maagapan kung anuman ang mga small things na nararamdaman ninyo. So, I hope you enjoyed watching my video. At mayroon kayong natutunan. Yung huwag na tayong mahiya, ha, okay? Huwag nang mahiya. Tara na, let's go na. I-go mo na yan, i-push mo na yan. Kasi ako talaga, nahihiya ako nung una, pero pinush ko na talaga na, yes, go na. Ayan. Dito na ako, so ako nagsasabi sa inyo na okay ang lahat. At madali lang naman, siguro mga ano lang, yung tingin niya, tsaka meron kaming mga interview, siguro all in all, mga 30 minutes, ano na, matatapos naman kaagad. So, thank you guys. If you are not subscribing my channel, please subscribe and likes my channel also.
And don't forget to like and push the notification bell para ma-update kayo kung ano man ang meron akong bagong video. So, hindi na muna ako gagawa ng maraming-maraming video kasi nga hindi pa ako okay. Medyo may nararamdaman pa ako ng konti, pero yes, hindi naman siya katulad nung nakaraang araw. At syempre, pag nalaman natin yung result noon, syempre magiging kampante ako ulit. At i-update ko kayo sa susunod pa na mga araw. Maraming salamat! Good night everyone and be good. Mwah, babu. Good night.